Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Mga kapatid, sa mananagdiriwang na ito, inaugunita natin si Papa San Calixto I, Martir. At upang maging karapat-dapat tayong gumanang paghisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga ayaw mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawalan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan kami, yung dinggin ang pagbigyan mo ang aming dalangin na kami tulungan ng kagitingan ni Papa San Calixto. Ngayong ipinagdiriwang namin ang pagpapakasakit niya alang-alang sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa Kanyang panukala at kaloob. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang-una. Kami mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang espiritu ng katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kapunta natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang Kanyang kadakilaan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong palang yung samantalang dumarag sa libo-libong tao nang nagkakatapakan sila, nagsalita ako na sa Yesus sa kanyang mga lagad, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Parisay. Ito ay ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di nalalantad at walang nalilihim na di mabubunyan. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Kinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga patay ng katawan, pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Asabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yung pagkatapos sa pumatay ay may kapangyarihang pagpagpuling sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili na sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Parisayo. Ito'y ang pagpapaibabaw. Sa wikang Ingles po ay naanyayaya ng Tomi Kapala. Yung translation ay binahagi rito ay yung tinatawag po natin paanyaya na tawagin nga po natin ay isang pagkilos na maaaring kabaligtaran sa pinaniniwalaan. Hypocrisy. Naririnig natin yung salitang hypocrisy. Hypocrite. Sa wikang Tagalog ay mapagpaibabaw. Well, yung common na term na ginagamit natin ay yabang. Hanggang yabang lamang. Walang katotohanan. Walang laman. Mapagpaibabaw. At ito yung paanyaya na pinapamanik, no? Sa huling paanyaya ko ng ating Papa. Every Wednesday ko kasi meron siyang tinatawag na yung Angelus, no? Doon po sa Vatican. At Wednesday and Saturday po ata yun ay doon ay meron siyang konting mensahe na ibinibigay. At yung huli niya po panyaya ay isang halimbawa po ng tinatawag nating hypocrisy ay kung ikaw ay Katoliko, yun ang kanyang amo, tapos hindi mo tinatanggap yung mga tinatawag nating mga yung refugees ay ikaw ay tinuturing na hypocrite. Ano ba yung refugees? Ito po yung mga tumakas sa kanilang bayan gawa ng kaguluhan. Ngayon po ay isa sa mga kalimitan naging bahagi dyan ay luwong sa mga Middle East, particular po yung Syria, may mga refugees
At yun yung sabi ni ating Papa. Kung ikaw ay Katoliko, hindi pa pwedeng sabihin mo na hindi ka tatanggap ng refugees. Well, gawa ko ng iba't ibang kadahilan. Maaring hindi nila tinatanggap ang refugees, pero maliwanag ko yun. Isang paanyaya ay pinapamanig ko sa akin. Nalain, one of the seven corporal works of mercy na give shelter to the homeless. Ganyan po, no? Bahagi ng pagtugot na pinaanyaya ng buong may kapal para po sa atin, no? Na kung talagang kami Katoliko, ay dapat ay sinusunod mo yung alintuntunin ng aking pananampalataya. Yun yung iyong pinaniniwalaan. Katulad na lang po, halimbawa na kung ikaw ay Katoliko, hindi ka dapat pumapayag ng death penalty. Kasi labag yan sa turo ng aking pananampalataya. Hindi dapat yung pamamaraan ng kamatayan. Walang sinang mang pwedeng magbigay ng kaparusahan ng kamatayan. Hindi yung pati masama yun. Kahit na masama yun, ay wala kang karapatan pumatay. Bakit? Nasa utos ng Diyos, huwag kang papatay. So, bahagi mo na kung saan, mamamatay ka ako. Hindi kulong mo. Drug addict. Nangre-rape. Ikulong mo. Ay para matigil na yung kanyang ginagawang masama, ikulong mo. Ay pabigat lang mo yan. Yung pera na ginagastos niya para sa pagkain natin ay taxpayer, okay lang mo. Kaysa sa magiging cargo di konsyensya mo, hindi naman ako ang pumatay. Ang estado ang pumatay. No. Tayo rin yung estado. Binigyan natin ang kapangyarihan ng estado ng pumatay. Kaya, tayo rin ay may kaakibat ng kasalanan. Kaya nga po yung ebanghelyo na ipinamanig ko natin kahapon, sabi nga natin, no? Ay yung pagkakasala. Yung pagkakasala ay pananagutan mo sa mundong ito o sa kabilang buhay. Kaya meron tayong impyerno at purgatorio. At hindi lamang, no? Hindi lamang yun. Na yung kasalanan mo ay pananagutan mo at sa kabilang buhay at alin, pananagutan ng susunod na salinlahi. The next generation will carry the burden of our sin. Ang susunod na henerasyon ay magdadala ng kaparusahan gawa ng ating pagkakasala. Kaya yung sinabi mo ako kahapon ni ang concrete example niya, dalaw-dalaw kasi kahapon ay binibigyan natin ng pansin, no? Sa pamamagitan po ng panuloy nating panalangin para sa mga may sakit at para sa mga nag-aalaga sa mga may sakit. Sabi nga natin, isang clear example na tinatamasa natin yung kaparusahan gawa ng mga kasalanan ng mga ninuno natin ni Helen. One example is sickness. May mga sakit tayo na minana natin. Na minana natin sa ating mga ninuno. Ay, kasi bakit? Kasi yun yung paanyayan na ibinibigay ko, no? Ng Jesus na kumisan hindi natin napapansin. Pero yun, no? Pero yun yung ibig sabihin, yun ang tinatawag natin na hypocrisy. Na masasabi mong ikay na nanalig na ikaw ay Katoliko pagkatapos, sumasangayon ka sa isang pananampalataya na itinuturo ng kapaligtaran ng ating pananampalataya ng pagiging Kristiyano, Katoliko. Kaya yung kumisa yung sinasabi na, "Hoy, kayo naman ay simpa ng simpa, pero kayo makasalanan."
Hindi hipokrisi yun. Kaya ka tayo nagsisimpay. Kasi tayo makasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. There is no hypocrisy there. Kasi inaamin natin na tayo nagkakasal. Kaya nga tayo nagsisimpa. Isang kadahilanan kung bakit tayo nagsisimpa. Pero hindi lang po yun yung kadahilanan. Pero hindi yung pwede sasabihin na, ah, hipokrito ka. Kasi bakit? Nagmumura ka pagkatapos nagsisimba ka. Hindi. Kaya nga ako nagsisimba eh. Para mapigilan yung aking pagmumura. Hindi po yun ang hipokrisi na tinatawang hipokrito ay kung ipinapahayag na ito'y labag sa ating pananampalataya at matapos pinangahawakan mo, yun ang hipokrisi. Yan ay katulad ng panayang na ipinahayag mo sa atin. Sa Ebanghelyo, kung yung mapapansin dito, yung hipokrisi na partikular na ipinahayag ko rito sa Ebanghelyo, elit, no? Na maging bahagi ko, na ipinamamanhin ng mga Pariseo at ng mga eskriba sa kanilang pamuna, well, particular ho, para ho sa mga Hudyo, no? Pero sila yung mga itinuturing, no? Ay katulad na po yung kalugtong kasi ng aming Ebanghelyo ngayon, yung Ebanghelyo ahapon na pinararangalan ng mga eskriba, ng mga Pariseo, yung mga propeta na pinamatay nung kanilang mga magulang. So, bahagi yun na kundudusin, ay kundudusin po naman yung kanilang mga bakit pinatay nila. Sabagat dahil sa nakita nila na hindi ito sumasangayon sa kanilang pamantayan. Pero sumasangayon naman po sa pamantayan na itinanggap ng Diyos. Eh para naman kayo masabi mo na baka kung pinatayan, sinasabi lamang yan yung katotohanan. Kaya yun isa pong halimbawa na hipokrisi. Kaya ito yung malaking hamon na kung saan ipinamamanig ko sa atin. Katulad din po ng paanyaya na ipinamamanig. Kaya nga, patuloy na hinahamon tayo ng buong may kapal. Na lalo-lalo na may isang katanungan tungkol ho sa kahalagahan ng buhay. Eh, Father, may problema kasi tayo sa drug addiction. Well, drug addiction is a problem. Pero, hindi mo masusunod ang problema na ito sa pamagitan ng pagpatay. Sabagat, hindi yun ang tamang pamamaraan. Dahil bakit? Dahil ang pagpatay ay maliwanag ng kasalanan sa Diyos. Maliwanag po yun. Kaya nga yung bahagi na kung saan ay pinahalagahan natin, no? Pinahalagahan ng simbahan ang pinahalagahan ay yung turo ng simbahan ay yung turo ng simbahan na pangalagaan ang buhay ng tao mula sa sinamugunan hanggang sa huling sandali. Kaya kasapan din ang ano, tayo laban sa abortion, laban tayo sa euthanasia, laban tayo sa death penalty, at laban tayo sa extrajudicial killing. Bakit? Lahat ito'y pagpatay. Ito'y pagpatay. Mayroon lamang mo isang accepted. Ano yan? Self-defense. Yun lamang ang exemption. Para ano? Kasi kinakailangan mong iligtas yung buhay mo. Papatayin ka eh. On the actual side. Ay kinakailangan mong iligtas yung buhay mo. Kaya, ano pa rin yung pinapahalaga natin? Yung kahalagahan ng buhay. Kaya, dito dapat ipapasok. Always, na kung saan ay makita po natin na ito yung higit natin pangalagahan. Bakit? Napakahalaga ang buhay ng tao.
nawa ay makita ko natin, ano, at nawa ko ay patuloy na maunawaan ng tao yung the same intensity na ipinamumani ko ni Papa Francisco sa mga Europeans, kasi ito yung mga Europeans ang talagang medyo apektado ng mga refugees. Kasi sa kanila tumatakbo yung mga refugees na galing dito sa Middle East. Ay nawagan din naman yung intensity na dapat nating ipagmaliwanag na bilang mga Katoliko lang yung napakalaki ng respeto ko sa isang congressman, isang moksenyero na naging pastor. Pero siya nag-file ng batas ng death penalty sa mga drug addicts. Ay, bahagi yun na kung saan ay makita po natin. Ito ay at ginagamit pa yung Biblia na panghawakan na pwedeng at bigyan ng kapangyarihan ang estado na bumatay. Maliwanag po yun. Maliwanag po yun sa pamantayan ng ating pananampalataya. Bawal ang bumatay ng kapwa-tao. Tao pa rin yun. Kahit na drag-addict. Yung sinasabi ng iba ay para daw maibigay yung hindi na tao yan, kasi bakit hindi na pwedeng magbago? Eh bahagi yun na kung saan ay yun po ay isang kapaluntunan. Kaya ipanalangin mo natin, itinilaga rin po ng obispo ng Diocese ng San Pablo on October 22, hindi po ko nagkakamali, na ito po ang buong Diocese ng San Pablo ay mananalangin sa pamagitan po ng pagdarasal ng Santo Rosario para po sa intention na ito. Alin yun? Yung pagkapahalaga sa buhay ng tao. Na bilang Katoliko, huwag nating kalimutan na bawal ang bumatay kahit sa anumang pagkakataon ng kapwa-tao except in self-defense. Yun lamang ang exception. Wala na.
ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, sa pag-aaring ngayon inaugunita ang iyong mga banal na pag-ahain, umaasa kami sa iyong pagkatangkilik ang kasalukuyan at darating ng kasamaan ay aming ibinawaksi sa pamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang niningning sa pilin ng mga banal na ginarangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang uwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mo sa Jesucristo, kami naliligin ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyong magaganap namin sa marangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalamitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi naman ang matapos sa kapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at ulang ang gantipan ng aking dugo.
ko ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa amin. Ang misteryo ng pananampalataya. Pusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Benaventura at ang tanang kapareyan. Alalahanin ko rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mamubuhay kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pa itapatid kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Virgen Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararakal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
iligtas sa kasalanan at ilayo ko sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigyan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ay masing kalooban, kasama ng Espiritu Santo at pasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi kong sumayin. At sumayin rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.